Hello, hello. Welcome back to Lance Hollow Vlogs. For this video, mag-react tayo sa composition ni Sir Edwin Marolliano. Okay, eto na siya. So ngayon, tayo ay mag-react sa isang video na sino gumawa? Ni Sir Edwin Marolliano. At so, dito, lalagay natin yung ano niya dyan, yung kanyang channel. And ilalagay natin sa baba yung kanyang link sa kanyang video. Okay? Okay. And... oh, subscribe! Isa lamang ang tangi kong hangarin, ang ika'y imulat sa pundasin. Kung kaya't para sa'yo lahat ay gagawin, inigawin mo lamang ang tangi kong hiling. Anak, mag-aral kang mabuti. Iyan ay para sa'yong sarili. Dahil siya'y mararating mo ang nais mong maging balang araw. Anak, mag-aral ka. Dahil siya'y mararating mo ang
magandang mabuti. Mag-aral kang mabuti. Mag-aral kang mabuti. Okay, medyo teary-eyed tayo sa video na yon. Kasi sa nakakakilala sa amin ni Lanchel. Si Lanchel kasi lagi kong kasama sa trabaho at sa school dati. Ayan. Tapos nung mag-start siya, mag-grade 1 siya, nag-stop na akong mag-work para tutukan yung pag-aaral niya para magbantay sa kanya. Although meron tayong sideline in ano during Saturdays and Sundays. Minsan weekdays meron din. So, yung anong masasabi mo na din sa ating video na pinanood? So, bali din sa video, okay yung music, okay yung message, madali siya maintindihan, makamasa siya, kahit siguro mga grade 1, kinder, ganun, naintindihan. Okay din naman yung melody, madali siyang kantayin actually. Siyempre, ano yan, gawa ni Sir Edwin yan. Bakit naman, Sir Edwin. Madami ng, alam mo, meron pa tayong ginawang, ano, meron pa tayong prayer dati na, meron siyang prayer na ginawa na lagi natin pinakikinggay, kinakanta bago matulog. So, bali yun, yun lang naman yung masasabi ko. And then, dun sa visuals naman nung sa video, okay din naman siya. Concern ko lang kung may copyright yung mga picture. Anyway, may ano naman. Siguro naman hindi siya copyrighted kasi nasa YouTube naman siya. So, yun lang naman. Medyo dun lang ako, kasi wala ko nabasang copyright or disclaimer dun sa images na ginamit. Yun lang yung concern ko kasi baka may mga maghabol or something. At least naka-indicate din doon sa description o baka hindi ko lang nabasa. So, yun ang aking honest opinion about din sa video. Ako sa akin naman, sinabi sa akin talaga ni Sir Edwin na kailangan panoodin mo yan. Gusto kong panoodin mo yan. Kasi alam niya na ano malapit sa akin yung story. Bilang house husband. And ano... And tatay talaga na nagdadala ng anak sa office. Sa school. Minsan pati sa mga gimmick-gimmick. Oo, sa mga akyat. Kasama yung alaga. Hamok. Camping, pag-ahamok, pag-outdoor. Siya yung chaperon. Ilan siya yung chaperon. Lagi may bantay. Kaya sa mga mommies out there, alam nyo na, may tip na kayo. Kung wala man kayo, at least may chaperon. At least nag-enjoy mga bata. Oo. Yes. Marami siya na-meet ng mga friends na tsaka may natututunan na mga coping skills. Tsaka nakakasalamuhan siya ng ibang tao, ganoon. Actually, yes. Ano, yung mga nasa school naman, yung mga matututunan mo ron, you can learn it over time naman. Siguro yung hindi mo matututunan, yung pagde-develop ng EQ skills ng isang bata, social skills, na mahirap ma-develop kapag lagi ka lang nagbabasa at lagi ka lang nasa loob ng four walls ng classroom kasi limited yung opportunity to explore and to learn based from one's experience. So I think, yun, valuable din siya na may exposure din siya sa work. At least meron na siyang concept ng work, ng money, at least hindi na siya mahirapan pang makaintindi. No tantrums. Simula ng maliit pa since may exposure nga and mataas din ang skills to sell. Ewan ko, parang may ganun siyang may potential siya kasi minsan kasi pag may client kami dun sa ano dun sa travel agency kapag may mga bata kakausapin niya yung bata, bibigyan niya yung brochure. Okay, pag may ano kapag may kausap akong iba, siya muna kakausap yung sa client. Kahit ano, bata pa lang. Ano siya, mga 6 years old, 7 years old yata siya, nakasama ko sa office. May exposure na siya. Tapos, alam niya, pagsasagot sa telepono, marunong siya. Hello, good afternoon, welcome to yung ano, pangalan ng company. Oo, yun nga lang, yung iba kasi, nami-miss, merong parang magkakaroon din ng misinterpretation dahil nga since matatanda yung lagi nang nakakausap, nawawala na yung po at opo sa kanya. Kasi nasasanay siya na makasama niya matanda, which are not using po and opo. So, and nakikipag-usap sa mga clients na as if, although may paggalang, may ma'am at sir,
Pero yung po at opo sa mga sentences, sino yung ano sa kanya yung nawala? Although okay lang naman din kasi kung mag-aaral ka rin naman sa school, hindi lang naman pag nagsabi ka ng po at opo mag-aalang ka na, di ba? Meron namang hindi nagsasabi ng po at opo na. Tsaka hindi naman kaagad matutunan. Ano yun, by practice yun. Oo. Kami din natin nalala ko, pag wala kaming po at opo, pinitingot pa yung tenga namin. Sa amin naman, sa akin naman kasi, sanay akong magpo at opo. Kahit sino naman yata. Tsaka mom at sir, doon yung natutunan ko over the past years. Pero going back to the video, so, ang sabi, mag-aral ng mabuti. Namin, so, napaka-timing din nung pagkakagawa or pagkaka-post nung kanta kasi alam naman natin na by October 5, mag-start na daw talaga yung classes ng mga bata while on pandemic. So, yun. So, kailangan marunong sila matutunan nila paano mag-time management sa bahay. Meron silang time para gumawa sa gawaing bahay. Uy, mahilig ka. Gawaing bahay, mag-aaral, tapos, siyempre, bibigyan ka na ng tamin ng time para makapaglaro. Pero hanggat maaari, bawal na ang TikTok. Hanggat maaari, bawal na ang TikTok. Actually, yun ang challenge kapag ka nag-homeschool. Kahit mag-work from home, kasi napakahirap din na i-separate mo yung time mo na lang sa pag-aaral at saka sa pag-stay sa bahay. Kasi nasanay tayo na kapag pumupunta tayo ng school o pumupunta tayo ng work, ay lumalabas tayo ng bahay. So since kapag ka-work from home and then school from home, Homeschooling. Kasi ginagamit ako yung work. Pakilagay na lang dyan, ha? Pinalitan ko yung work from home sa school from home, ha? Schooling at home. Palitan. Pag ganun lang, palitan mo lang, work from home. Took school from home. Ganun. Alam mo, dali sabihin. Yun. Napakahirap din yung separate yung sarili mo from that. Kasi sa isang lugar ka lang, na usually, ginagawa mo lang naman dito sa bahay, matulog, kumain, di ba? Yung mga usual, maglinis and all. Yun lang naman yung usual mong ginagawa. Hindi naman sinabing mag-aral ka sa bahay na may klase talaga or magtrabaho ka sa bahay na may trabaho ka talaga for 8 hours, which is unusual sa atin. But, time will come, makaka-adjust na rin tayo. Actually, may mga advantages din and disadvantages. But, let's weigh na lang over the advantages na hindi tayo magkaka-COVID dahil nga nasa loob tayo ng bahay. Mm-hmm. And it's safe for everyone. Ano kaya effective sa kanila yung TikTok at yung Jolly na madali na lang makakagets? Oo. Siguro dahil yung rhythm, pang oldies din katulad natin. Actually, siguro yung target ng song is pang matanda kasi, parents kasi. So, yung melody niya, hindi naman talaga pang appropriate sa bata, pero yung message niya is still good. So, okay naman. Yung gusto niyo, gawin niyo ng rap, di ba? Rap version, para masaya. Para maka-entice ng mga bata, mga adolescent. Anyway, hindi naman yun ang target market for the song. So, it's okay lang naman din. Ari, if you enjoyed this video, please don't forget to like, comment, share, and hit the notification bell kung nagustuhan mo ang video ito. Don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell. Updates! Di pa kamalig, bye-bye! Bye-bye! Bye-bye. Clap, clap daw, clap.